O mga kapuso, tara ngayong umaga sa Pasuquin, Ilocos Norte kung saan matatagpuan ang isang puno ng balete na sinasabing may kakayanang tumupad ng kahilingan ng mga nagwi-wish dito. Nako, paano kaya yan? Para sa mga kasagutan, kasama natin ang chairperson ng Barangay Davila sa nasabing bayan, Ginoong Elviro Agoo. Na yung magabigat, Cap LV, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning po at sa mga nanonood ng GMA Regional TV, a pleasant morning po. Meron pong nakakamanghang kwento dyan sa inyong barangay tungkol sa isang puno ng balete na meron daw ginagawa sa mga residente. Ano po? Saan ho ba matatagpuan yung balete na yan, Cap? Ang balete na ito, I think century 3 na po, sir. Opo. Pero nung nauso dito yung tono-tono, maraming turistang dumadaan dito, napapadaan. I think nung tinanong ko yung caretaker at saka yung malapit doon, restaurant, that is way back 2017 nung nag-umpisa. Sir? Ano daw ho ba yung paniniwala dyan sa punong yan, Cap, at bakit po siya tinatawag na wishing tree? According po sa caretaker, yung una pong nagbigay dyan is galing po yan ng abroad. Pumunta sila sa pagod po, then nagkumain sila sa may restaurant. Napansin niya daw yung balite. Tinanong niya daw sa may-ari kung kailan dito itinanim o ilang taon na. Hindi naman alam yung may-ari kasi hindi naman siya kataga dito sa Davila. Pero kaya tinanong niya sa mister niya na original na kabarangay natin, almost more than a century na daw itong balete tree na ito kasi nung bata pa ako, andun na yun eh. Sa inyong pamamalagi at panunungkulan sa barangay po na yan, meron na ho bang kwento na natupad ang kanilang kahilingan dahil sa puno ng balete na ito? Kadalasan kasi yung mga turistang dumadaan doon, sila ang nagbibigay, nagpipicturan sila doon. Opo. Sinasabi lang ng lahat daw ng mga wish nila is nakatotoo. Yun daw ang sinasabi ng mga turista doon na pumupunta. Kaya pag palagi silang dumadaan, lalong-lalo na ngayon sa summer naman, siguro papatok na naman yan kasi bumabalik na sa dati. Mm-hmm. Baka mag-click na naman ulit yan, sir. Ito po, Cap, kasi di ba sa ibang mga lugar, mayroong mga wishing well kung saan hinahagisan ng barya yung well o yung balon sa paniniwala po na meron din po itong binibigay na kumbaga tinutupad ng mga wish. Ano po? Dito po sa Balete 3 po natin, ano po yung ginagawa para makapag-wish? Kinakabit sa kung ano yung pera sa mismong Balete 3. Oo. Pero pinagbawal ng Central Bank, kaya gumawa na sila ng bakod, doon inilalagay yung mga pera, then nag-prepare lang sila. Marahil, Cap, ang ilan po naniniwala, yung iba hindi naman naniniwala. Ano po? Kung sakali man pong may mga taga-ibang lugar na gustong subukan ang mahika ng ating Balete 3 dyan sa inyong barangay, bukas ho ba sa publiko itong ating puno? At ano po yung paalala natin sa mga gustong sumubok na humiling sa ating Balete Wishing Tree? Go ahead, Cap. Anyway, kung gustong sumubok at magbigay din ng pera doon sa Balete 3, mag-wish, try lang nila. Open naman for public. Ipasok lang doon sa paglalagyan, huwag na doon sa mismong puno ng balete. Kasi pinagbabawal na ng DNR at saka Central Bank, yung pag-UUP. At pag sa pera natin at saka yung inilalagay sa balete, yung pera na minamartilyo o ano man ang ikalalagay doon is magbawal. Kaya ilagay lang doon sa tamang lalagyan at mag-wish sila sa sakali. Sa tingin ko, baka yung mga iba nagtatupad yung mga wish nila. Cap, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umagang ito. Nako, sana po ay makalibot kami dyan. God bless you po at hello po sa buong officers po, official po ng inyong barangay. God bless you po. God bless din po at maraming salamat sa mga nanonood sa GMA Regional TV natin.
Tuloy-tuloy ang kwentuhan sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.